tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Irish, pinapatawag ka ni Itay. Nahanda na ang lamesa. Kakain na daw tayo. Di ka na. Bumangon ka na dyan. Kasi ayoko. Ang gusto ni Itay, sabay-sabay tayong kumain. Kaya di ka na. Ayoko nga. Masakit nga ang ulo ko eh. Kung hindi ka kakain, magkakasakit ka lalo. Kaya di ka na. Mas maganda kung may laman yung tiyan mo. Sinabi ko na sa'yo ate eh. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Sige, lumabas ka na dito sa kwarto. Hindi ka dapat malipasan ng gutom. Magkaka-ulcer ka niyan pag hindi ka kakain. Pakialam mo. Wala ka ng pakialam kung ang nang nararamdaman ko. Ewan ko sa'yo. Anong basta sinabi mo? Teka nga muna. Bakit ba parang galit na galit ka sa akin? Galit ka ba sa akin? Eh, kanina pa kita napapansin eh. Nakaangil ka sa akin. Alam mo, kung may galit ka sa akin, sabihin mo na ngayon. Sa akin ka magalit. Huwag mong idamay ang sarili mo. Kaya di ka na. Magkakasakit ka. Naku ate, kunwari ka pang concern sa akin. Pero ang alam ko, gustong-gusto mo naman na magkasakit ako, di ba? Ano ba yung pinagsasabi mo? Siyempre, kapatid kita. Ayaw kong nakikitang ganyan ka. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Kunwari ka pa. Pero ang totoo, sigurado, gustong-gusto mong mamatay na ako. Para pag namatay na ako, masusulo mo na si Sir. Iris, ano ka ba? Ano yung pinagsasabi mo dyan? Hindi totoo yan. Tama naman ako, hindi ba? Kunwari, ay nagmamalasakit ka sa akin. Pero ang totoo, natutuwa ka. Para pag namatay ako, masusulong mo nga si Sir. Teka nga muna. Nagseselos ka ba? May gusto ka ba kay Sir Jerry? Tatanungin mo pa. Bakit? Hindi mo ba ako nahahalata, ate? Hindi mo ba alam na gusto ko si Sir? Irish! Sabi mo, wala akong inaagaw sa'yo. Ano ka ba? Ano ba yung ingay yung naririnig ko? Nag-aaway ba yung dalawa? Ay, hindi ko nga rin alam eh. Boses lang ni Iris ang naririnig ko. Pasukan mo nga sila sa kwarto at alamin mo kung ano ang kanilang pinag-aawayan. Mga babaeng ito, kung kailan nagsilaki, saka pa yata mag-aaway. Eh, teka lang. At pupuntahan ko sila sa kwarto. Hindi siyang lumalapit sa akin eh. Ay, sabihin mo, may nungyo ka na ate. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa, ha? At abos hanggang kusina ang pag-aaway ninyo? Si ate ang tanungin ninyo, inay. Alam nga niyang gusto ko si Sir, pero sinagot pa rin niya. Ha? Wala akong delikadesa, ate. Pati ako ng kapatid mo ay tinalo mo! May problema ba? Oh, ang aga mo naman. Sinabi ko naman sa'yo na ako maghihintay sa'yo eh. May klase ka pa ba ng 4 to 5, di ba?
Eh, nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Para kang umiiyak kanina. Bakit ba? May masakit ba sa'yo? O may problema ka? Kumain ka na ba? Oo naman. Pwede ba namang hindi. Eh, yun ang kabilin-bilinan mo sa akin eh. Ang kumain sa oras. Mabuti naman kung ganun. Ayoko kasing nalilipasan ka ng gutom eh. Umiiyak ka? May problema ba? Pwede bang wag mo muna tayong magkita? Ano? It, bakit? Bakit, Lani? Ano? Iisang lalaki ang gusto ng mga anak mo? Ay, oo. Nag-iiyak si Iris nang malamang nobyo na ni Lani ang teacher nito. Eh, papaano naman kasi may gusto rin pala siya. Ano? Ano ba yung dalawang yan? Ano bang nangyayari sa iisang ano, pinag-aaway? Eh, oo nga eh. Ewan ko ba, parang di na sila nakakita ng iba pang lalaki. Dami-dami naman dyan. Ano bang pwede natin gawin para huminto na silang mag-away? Eh, ano pa nga ba, kundi kausapin silang dalawa. Dahil kung hindi, patuloy silang mag-aaway. Iisang lalaki pa man din ang pinag-aawayan nila. Parang wala ng lalaki. Eh, naku, talaga oong mga anak mo. Ay, napakasuplada na yung isa. Ay, akala ko ba hindi sila mag-aaway? Bakit ngayon parang asot po sana ang nangyayari? Eh, siyempre, nagsaselos niya eh. Hindi mo na yun maiwasan. Eh, siyempre, mahal niya yung guro niya. Wala na tayong magagawa doon. Ang tanging magagawa lang natin ay kausapin silang dalawa para hindi na nila pag-awayan ang iisang lalaki. Bakit ka nakikipagkala sa akin? Anong kasalanan ko? Basta. Hindi pwede na basta na lang sasagot mo sa akin, Lani. Gusto kong malaman kung bakit ayaw mo nang makipagkita sa akin. Pwede ba naman ganun? Nasanay na akong lagi tayong nagkikita. Tapos biglang-biglang puputulin mo ang relasyon natin. Hindi naman ang relasyon natin ang pinuputol ko eh, kundi ang pagdala mo sa bahay ng gabi-gabi. Bakit nga? Gusto kong malaman ang dahilan. Pakiusap. Huwag mo nang alamin. Basta, huwag ka na munang pumunta sa bahay hanggat hindi ko pa naaayos ito. Ang alin? Sweetheart, pwede ba? Sabihin mo naman sa akin kung anong problema. Nobyo mo ako. Karapatan kong malaman kung ano ang gumugulo sa isipan mo para maintindihan ko ang nangyayari sa'yo. Basta, pansamantala lang naman ito. Huwag ka munang pumunta sa bahay dahil may nasasaktan tayo, Jerry. Ano? May nasasaktan tayo? Sino? Sino, Lani? Sabi mo na may damdamin ka kay sir? Nanubya na ang ati mo? Oo. Hanip ka talaga, friend.
Ang lakas ng loob mong sabihin yun sa ate mo. Hindi ka man lang ba natakot sa pwedeng sabihin ng ate mo sa'yo? Oh, bakit naman ako matatakot? Eh, syempre. Ikaw na ang nagsabi na magnubyo na sila ng ate mo. Ibig sabihin, ay mahal na rin ng ate mo si Sir. Eh, natural, magsiselos yun. Basta, ako ang dapat mahalin ni Sir at hindi si ate. Hayaan mo na lamang ang ate mo at si Sir. Dahil mahal na mahal nilang isa't isa eh. Ano? Hahayaan ko silang maging masaya habang ako ang nagdurusa? Hindi pwede. Ipaglalaban ko ang karapatan ko na maging masaya. Kaso nga, paano ka magiging masaya kung may iba namang nasasaktan? Dahil iba naman ang babaeng minamahal niya at hindi ikaw yun. Kaya tanggapin mo na ang katotohanan. Huwag mo nang agawin si Sir sa ate mo. May nasasaktan tayo. Sino? Teka, may nagchismis ba sa'yo na may asawa o may sabit ako? Wala. Binatang binata ako. Huwag kang maniniwala kung may nagsasabi sa'yo may asawa na ako. Walang nagsasabi sa akin na may asawa ka. Kung ganun, bakit mo sinasabing may nasasaktan tayo? Huwag mong sabihin, ikaw ang may asawa. Ang kapatid ko ang nasasaktan natin, Jerry. Ang kapatid mo? Si Iris ang tinutukoy mo? Oo. Kaya pwede ba? Huwag ka munang pumunta sa bahay. Magtyaga muna tayo na magkikita sa labas. Basta huwag muna sa bahay para wala tayong masasaktan. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, ha, Jerry? Iba na talaga ang gwapo, ah. Pinanggagawan kahit magkapatid. Huwag ka magtawa dyan. Nalulungkot nga ang tao eh. Ito nga, namumroblema ako. Alam mo kung ako sa'yo, sa halip na magmukmuk ako eh, magsasaya. Isipin mo, ha? Dalawang nagagandahang dilag nagagawan sa'yo. At hindi lang basta mga babae, magkapatid pa. Paanong hindi ako magkakaproblema? Apektado ang relasyon namin. Akalain mo, dahil lamang may gusto sa akin ang kapatid niya, nakikipagkalas na sa akin? At magkikipagkalas ka rin? Hindi, siyempre. Eh, siya nga itong babaeng matagal kong hinintay tapos pakakawalan ko. Hindi pwede, pare. Eh, anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Wala akong maiisip na paraan. Gulong-gulo ang isip ko. Teka, talaga bang maganda yung magkapatid? Oo, may tsura din. Pero mas maganda ang nobya ko, syempre. Teka. Ano kaya kung ligawan ko yung isa? Ha? Diligawan ko, pare. Mali mo. Bumaling sa akin ang atensyon niya. Magkapatid niya. Huli, makakalimutan ka. Pero pare, may asawa ka. Ayoko namang lolokohin mo ang kapatid ng babaeng pinakamamahal ko. Basta, diskarte ko na yan, pare.
Gusto ko lamang makatulong sa'yo para makapag-asawa ka na. Salamat naman na dumating ka agad. Nasasabik na ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Jerry. Ako rin. Sa katunayan ay yayayain na kitang pagkasal. Will you marry me? Jerry? Will you marry me, Lani? Yes! Yes, Jerry! Kung ganun, sumama ka na sa akin ngayon. Magtanong tayo. Para masisiguro natin na tayong dalawang magsasama ngayon at kailanman. Oh, hindi ka mapakali. Bakit ba? Hindi mo ba nakikita ang oras? Alas dos, disyoso na. Dapat sana ay naririto na si Sir. Nalit lang siguro yun. Mabuti nga para may oras pa akong gawin ang assignment ko eh. Pero hindi naman nalilate ng ganito si Sir, hindi ba? Madalas nga siyang nauuna sa atin sa classroom na ito eh. Ito naman, parang hindi nakikita si Sir ng araw-araw. Anong araw-araw nga? Hindi naman ako pinapansin. Reading of the year. Oh, mga classmate. May nantik sa akin. And guess what? Ano yun? May magaganap daw na reading of the year. Oh, talaga? At imbitado daw lahat. Ano? Reading of the year. At alam niyo kung sino? Sino? Sino yung kakasal? Si Sir Jerry ikakasal na. Ikakasal na sa nababalitang ate ni Irish. Hindi. Hindi ako makapapayag na ibang babae ang makakasalan niya, Sir. Hindi ako makakapayag! Ikaw, lalaki, tinatanggap mo bang makaisang dibdib ang babaeng ito? Opo, Padre. At ikaw naman, babae, tinatanggap mo bang maging kabiyak ng puso ang lalaking ito? Opo, Padre. Kung ganon, ay kiss each other. Itigil ang kasal! Ha? Irish! Buntis ako! At ang ama ng batang nasa sinapupunan ko ay ang lalaking yan! Kaya hindi dapat matuloy ang kasal! Lani, ipinapangako ko sa'yo, wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Alika na, Jerry. Umuwi na tayo. Kahapon ka pa walang tulog. Baka magkasakit ka. Wala kang pag-alam. Mag-asawa na tayo. Kailan ba ako matututunang mahalin, ha? Kailan? Paano ko ba matututunang mahalin ang babaeng sumira ng kinabukasan ko? Anong pag-ibig kaya ang maibibigay mo sa babaeng sumira mismo ng buhay ng kanyang ate, ha? Jerry, patawarin mo ako. Alam mo, ikaw ang punot dulo ng lahat ng hindi magandang nangyari sa ate mo.
Nasaan ang batang sinasabi mong anak ko sa'yo? Nasaan? Wala kang konsensya. Ikaw ang sumira ng pagmamahalan namin ng ate mo. Ikaw ang tumatis sa kanya. Ikaw! At lumuha ka man ng dugo. Hindi kita matututuwang mahalin. Patawarin mo ko, Jerry. Patawarin niyo ako ni ate. Pinagsisisihan ko ng lahat. Nagsisisihan ako sa nagawa ko sa inyo. Patawarin niyo ko. Ang kahaman sa pag-ibig ay hindi makakamit ang kaligayahan, kundi pagdurusa habang buhay. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.